Yo, what's up guys at welcome back to my channel. So ayan, meron na yung sishare mga kabuk ngayon na DMX-155. Ang nangyari sa kanya DMX-155, nalustrid yung dalawang stud bolt sa kanyang cylinder head. So ayan, yan yung kakasishare ko sa inyo kung paano mag-repair ang ganun mga problema. So mga kabuk ngayon, napakadali lang yung mga kabuk ngayon. Pag kompleto tayo ng gamit, meron tayo barina at saka handtap at saka grinder. So yung kaya nyo gawin yun sa inyong mga motor. Then pakita ko muna sa inyo kung ano nagsisira sa kanyang stud kasi di mawala-wala yung tagas ng kanyang makina. So mga kabuknoy, ito yung nangyari sa kanyang dalawang stud na loose trim na. So yun, di na mahigpitan kahit anong gawin. Kahit anong higpit nila mga kabuknoy, umaangat na yung dalawang stud. Ito yung i-repair natin mga kabuknoy kung paano mag-repair ng ganitong problema sa ating mga stud na loose rim. I-share ko sa inyo kabuknoy kung paano patitibayin natin yung slim ng ganitong problema sa ating mix. Paano masabi? Okay mga kabuknoy, kailangan magagawa kayo mga kabuknoy. Kumplito tayo ng gamit. Meron tayong handtap na 1/2 at saka 8mm na handtap. Saka barina na 10.5. Ito yung pambubutas natin dun sa ating crankcase. Okay mga kabuknoy, umpisa natin mga kabuknoy. So ayan, lagyan muna natin ng takip to kasi papasok yung dumi doon sa loob. Ayan, umpisa natin makabuknoy na barina natin 0.5. Ito yung bubutas natin doon sa ating crankcase. Ayan nga okay, inik natin yung kabila. Barinahan din natin na 10.5. So mga kabuknoy, ito yung gagamitin natin na hantap, yung 1/2 na hantap. So yan, kailangan mayroon tayong ganito mga kabuknoy na hantap na pan-thread. Kung mag-i-repair tayo, kailangan mayroon tayo ganun 1/2 para doon sa ating ano, pag-i-repair ng loose thread na mga tornilyo sa stud. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Yun, magkaroon ng thread dito sa akin mga kabuknoy. Hindi na natin dinugtungan, mismo iniisliba natin yung mga na-loose thread na crankcase. Yun, lalagyan natin ang tornilyo na 1/2 para mas matibay siya mga kabuknoy. Okay mga kabuknoy, nalagyan na natin ang thread na 1/2, saka natin nalagyan ang bolt na 1/2 din. Kaya hindi ilalagay natin na tornilyo na 1/2 or 19 na tornilyo. Ito yung pang-slip natin dito mga kabuknoy sa mga loose thread. Kaya saka natin higpitan mga kabuknoy. So yan, saka natin puputulin. Yan, nakabitan natin yung isa.
Para natin puputulin din mga buknoy. So yung mga buknoy, saka natin gagrind to. Yung pinabit natin na one up na bowl. Yung pinagputulan. 2,000 years later. So yun, nag-grind na natin. Saka tayo maglalagay ng puncher dito sa pagitan ng crankcase at saka yung sa may tornilyo na unisleeve natin. So maglalagay tayo ng puncher sa gilid. Kasi ito yung gagawin natin na lock para hindi umikot yung sleeve natin na linagay. Para mas mag-ibig sa mga buknoy. Yung puncher muna natin. Saka natin bubutasan ng 5 sets ito na barit na. Saka natin lalagyan naman ng thread na 5 mm. Ayan, butasan natin yung 5 sets ito. Ininix natin yung kabila. Lalagyan din natin ng para mas matibay yung ginawa natin na sleeve. Pagurasan din natin ng 5 cut ito. Okay, nabutasan natin ng 5 cut ito. Saka natin lalagyan ngayon ng 5 mm na thread. Ito yung gagamitin natin na thread na 5 mm. Ang top. So ayun, nalagyan natin ng thread na 5 mm. Inix natin yung kabila. Ganun din gagawin natin. Nalagyan din natin ng thread na 5 mm. So ayun, nalagyan na natin ng thread na 5 mm. Saka natin nalagyan ngayon ng 5 mm na bolt. Ito yung pag-i-sleeve natin sa ating sleeve na tornilyo. Para matibay siya mga kabuknoy. So ayan, saka natin lagyan ang bolt, saka natin puputuloy mga kabuknoy. So ayan, saka natin papansiran yung gitna. Ito yung para doon sa stud. The straight. Okay, nabutasan natin ng 5 chart ito, ininix natin yung 7 mm. Ito yung panlas na bari na natin na gagamitin para doon sa stud ng cylinder head. Ito yung panlas natin, yung 7 mm na bari na. Nabutasan na natin 7 mm. Lalagyan natin para doon sa dowel guide. Butasan natin ng 10 mm para doon sa dowel.
Kailangan makabok may dawin pa rin siya. Para yung block hindi siya sasama. Hindi siya gagalaw doon sa kanyang crank case. Kailangan may dawin pa rin siya makabok na eh. Lagyan natin ng dawin. Para sa dawin. Ayan, nagbutasan na natin 7mm, nalagyan na natin para sa dawil. Saka naman nalagyan natin ng thread na 8mm. Ito yung gagamitin natin na pang-thread sa ating stud na 8mm na hantap. Dito mga kabok na, tayo na mismo nagbabaklas, tayo rin ang gumagawa. Tayo rin ang re-repair sa mga gustong problema. Nalos thread yung stud. Basag yung makina, yun, gumagawa tayo. Tayo na mismo yung nagbabaklas at saka yung gumagawa. Hindi na natin niyadala doon sa machine shop sa mga ganitong problema. Kaya nalagyan natin ang thread niyong kabila. Ninix natin yung kabila rin. Lagyan natin ng thread na 8mm para doon sa ating stud. Bearing tank eh. Kunin mo yung gamit ah. Mabuknoy, ito na yung ginawa natin na slip. Yan. Kung napapansin yung mga buknoy, mayroon tayo siyang lock sa gilid para hindi tumama yung slip natin na linagay. Try natin mga buknoy. Kaya mga buknoy, swabi-swabi lang yung ikot ng thread. Yan, lagyan na natin para sa dawil. Yan, saka natin kakabit ito mga buknoy. Kaya nakabit na natin isa, inix natin yung kabilang board. Kabit na rin natin para may salpak na doon natin sa kanyang makina. Babalik na natin doon yung try rin natin yung kabila mga kabukmay. Okay, swabi lang. Mga tapos na yung inislip na natin. Sana may natutunan kayo sa ganun para mga kabuknoy, may iwasan natin mga pagkasa sa malaki. Sa bibili kayo ng bago pag mga loose thread o dadarin nyo pa sa mga machine shop o kung mayroon lang kayo barina, grinder, hantap na 1/2 mga bala dun sa pag-islip. Kaya natin sa ating mga bukno mga kabuknoy. Kaya hanggang dito lang muna mga kabuknoy.
Sana may natutunan kayo. And get this.